Hello guys, turo ko lang sa inyo kung paano ko binubuhat yung mga kakampi kong randoms kapag nag-ARG ako na hindi 5 man. Ayan, sa video na to, nag-duo ARG lang kami, kasama ko yung roam. Tapos, tinetesting lang namin kung gagana ba yung double retry setup. Actually, sobrang tagal na netong video na to. Dapat last week ko pa dapat siya i-upload, pero yun nga, nagka-problema sa internet kaya hindi natin na-upload agad. So, yung mga nagre-request ng X-Plane, Gold Lane, or other role, upload natin yan. Baka this week or next week. So, sa game na to, unahin muna natin ulit yung core rotation tutorial, decision making tutorial, tapos more in-depth factors pa habang naro-roll natin yung video. So, sa una, para sa rotation ko sa Roger core, double buff muna agad. Inuna ko muna tong core kasi medyo maganda tong video na to, madami kayong matututunan dito. Tapos, kung paano namin ine-execute yung mga bagong strat na ginagawa namin. So, kung mapapansin nyo, sa bagong update kasi, nag-gain na ng XP yung mga may retry dito sa jungle area. So, inisip namin, paano kung didikit-dikit lang yung roam sa jungle ng kalaban para makihati ng XP, para mag-up. Kaso yun nga, una namin napansin, pag hindi nyo agad napagana ng early, mahirapan yung roam nyo kasi di na siya kukunat. Kagaya na ito, red first yung Gusion, di ba? Sa blue nag-scout yung roam namin. Di nahirapan siya, namatay agad siya. Tapos yun, magtutuloy-tuloy yan hanggang mapugo siya, tapos mapugo yung mga kakampi ko. Pero, tuturo ko sa inyo yung way kung paano pa rin natin ipapanalo. So ayan, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, double buff muna. Sabay afternoon, kung may wanderer, or neutral. Si-check nyo lang kung available. Ang mahalaga lang naman sa jungler, di kayo magagap sa early game. Ito, kinuha na yung neutral ko dito, so aangat na ako. Hanap lang ng mga available, wag na kayo masyado magreklamo. Siyempre, wala na kayong magagawa pag random yung kakampi nyo. Di nyo may iwasan na may mga nagpapalipas lang ng oras or di talaga magagaling ganun. Mas mag-focus kayo sa sa ginagawa nyo. Okay, di ba nakita nyo? Sa mid sila na puwersa, tapos paakit na kayo. Ayan, titignan nyo lang kung saang lane kayo pwedeng unang magbigay. Ito kagaya na ito. Kita ko yung ruby, malalim masyado. Na-force nga lang yung retry ko kaya hindi ako makakakontest ng turtle. Pag turtle time mark na 2 minutes. Isi-check nyo agad kung kaya nyo ba kumontest or hindi. Dito kasi, bibigay ko na yan. Wala akong retry, alangan pilitin ko pa. Sayang, bukod sa sayang oras, tapos di ko pa makakukuha, diba? Maganda hanap na agad ng trade. And, 0-3 na yung roamer ko, guys. Dito nag-uumpisa ng umiyak yung random. Cancer nga daw kami. Tapos, testing pa daw kami, di naman kami MPL, di ba? Okay, dito kukunin ko sana yung blue. Pero nakita ko, ginawa na rin nila. So, out na lang ulit, hanap na lang ulit ng trade. Pwede ko naman kunin din yung blue nila. Iwas lang. Yung mga ganitong tradings na ginagawa ko, kailangan nyo ma-adapt. Para kahit di kayo nakakakuha ng objectives, meron namang kapalit. Tapos kita nyo, nasa mid ulit sila, di ba? Hahanap kayo kung saang lane kayo pwede mag-initiate ng gang kung sino pwede bigyan. Kasi kita ko nasa mid sila, tapos yung Gusion papuntang red. Kita kasi yan guys, iba kasi yung perspective pag pag mismong in-game. Replay na kasi ito eh. Pero kita ko kasi kung saan sila pupunta. Tapos kung saan sila pupunta. Kanyari, papunta sila dito. Top side. Hindi ko na pupersay na pumunta pa dun. Te-trade na lang ako. Okay. Ipatay ulit natin. 2-0. Sabay iwas na ulit. Iwas na ako dyan guys. Out na ako dyan. Ayan, pass forward natin. Para makita nyo na yung sunod na gagawin natin. Okay, dito, kita nyo, nasa bot side na naman sila. Ang dami nyan.
kaysa pumunta pa ako dyan, tapos sayang oras, di naman sure na makakapitas ako dyan. Akit na lang ako. Ayan. Pero dahil di pa lumalalim din yung nasa top, kuha mo na ng objectives na pwede. Okay, akit ako dyan guys. Kalmahan nyo lang. Ayan. Pero ayun, pansin nyo, hindi ko kinlear yung mid. Kasi mag-isa lang ako eh. Malay mo, nandito na sila. Tama naman yung instinct ko. Ayan, hindi na pala ako nakaakyat kasi hindi lumalim yung rubies. Ayan, pero play safe lang. Kita nyo naman yan eh, kung paano ako mag-ano. Umiikot daw ako nadaan dito sa mga dead spot. Pag walang vision. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. So, ayun o. Ayan, nasa bot sila, di ba? Sabi ko, akit ako. Ito na yun. Nasa bot sila, tapos akit ako kasi malalim na rin to. Ayan, pupersahin ko na yan. Okay. Tapos push ng tower. Kita nyo guys, pag kinukuha ako ng farm, nagtitrade ako. Kapag papunta sila sa isang lane, tinetradean ko. Tapos pag di kaya yung turtle, pwede naman tower. Kita nyo decision making. Kaya kahit bobo yung ano, ay, kahit ano, kahit di magaling yung kakampi natin. Ayan. I-trade tayo. Natatawa ako sa ano, sa wordings. Sa mga salitaan. Ayan, dito lang mali ko. Ito longest ko dyan eh. Kasi pagka-push ko, imbis na dito ako dumaan, dito ako dumaan. Kala mo naglalakad sa luneta eh. Let's forward natin yan. Okay, parang podcast type lang yung ano, tutorial natin dito. Sa game na to. Kasi yung mga ano, important factors lang naman yung gusto kong ituro talaga sa game na to eh. Kung paano ko pinanalo, ganun. Sabayan, piercer. After ng ano, windtalker, piercer. Kasi nga, medyo nakakakil ako ng maayos dito sa game na to. So, kailangan ko i-maximize yung stacks na magagawa ko. So, ayan, pass board lang natin kasi kakabuhay lang natin. Clean ups lang naman tayo dyan. Habang nagki-clean ups ako, binabasa ko kung ano yung pwedeng next na gawin. Pwedeng next na kunin. Ayan, so ruby lang yung ano, pinakamalalim. Okay, balik ulit. So yun, after ko mamatay dito, ano yung nasa top, natuto na ako, pinapauna ko na sila sa mga ano, importanteng bush. Ayan, kita nyo, tignan nyo gagawin ko dyan. Ayun o, pinipaste check ko muna, di ko basta-basta pinapasok. Okay, makukuha ko gushun dyan. Sabay out na. Tapos yun din pala, importante din yun, yung kapag nag-commit kayo ng error, wag nyo, hanggat maaari, wag nyo na ulit i-commit. Huwag niya na ulit ulitin. Kasi yung iba nagka-error na talagang parang di natututo eh. Uulitin pa ulit eh. Okay, di na ako papasok sa mga ganyang bush. Delikado. Sabay yan, timing lang. First kill out lang naman Roger. And out muna. Sabay, eh pag may, pwede na. First kill ulit. Parang ano lang. Kung nag-a-assassin kayo. Skill back skill lang. Yung Roger. Ganun lang din laruin to eh. Pwede pang normalan pag ganun na. Pag low na yung kalaban. Ganun. Or sure kill. Ayun. Kitang-kita. Nagki-clear yung Lunox. Nagpa-farm yung Gushon. So, sabi ko. Command ko dyan. Pasukin na. Nakaduo ko naman kasi yung Grak guys. Napugo nga lang. Ay, tignan nyo naman yung score ng mga kampi ko. 1-6-0-3-0-4. Okay, clean ups lang ulit. Dito, todo naiyak nung kakampi ko dito eh. Pero sabi ko, kalma lang. Kuha lang ng resources. Kasi wala pa akong kita sa mapa dito pag, ano, pag normal na gameplay. Lunox lang kita ko. Okay, re-retrain ko yan pag ano na eh. Ay, hindi ko para retrain. Ayun o, para damay din siya. Kuha ko na yung buff tapos slow pa siya. Okay, na portion light, sabay out na.
Ay, normal lang yan. Yung ganyang pressure. Tatrade ko sana ulit yung Ruby, pero hindi kaya. Naka-out na. Dito sabi ko out na miscom, kaso ginawa niya pa. Buti di siya nabigyan. Pa-passport natin, kasi alam ko ibibigay ko yung unang lord dito. And level 1 lang naman yun eh. Tapos bibigyan ko na lang yung top. Mga simpleng trade na ganyan, no? Kayang-kayang magpanalo ng game. Okay, sabay ko ba ulit ng resources deny sa kanila. Yung gaganyanin nyo lang, guys. Sabay out na. Level 1 lang yun, malambot lang yung unang lord na yun. Importante lang makasabay kayo sa ano nila, level nila tsaka gold nila. Ayan, aantayin nyo lang pumasok yung mga kalaban isa-isa. Sa kanyo pwede bigyan. Okay, double kill. So, useless na yung lord nila kasi wala nang sasama dun. Madali lang naman ano, palagan to mga gantong hero katulad ni Gushion. Kasi isa-isa lang yung kayang i-kill na ito eh. Pag walang skill to, wala na rin siyang silbi. So, aantayin nyo lang kumombo yun. Tapos sa kanyo i-go-go. Kakalmot-kalmotin na lang na Roger yun. Sinabi ko sa kanila yun guys na ano na pagkatapos kumombo ng Gushion, pwede na kami gumaw. Kumbaga ayun yung call namin pag go na. Ay, hindi ko talaga inuunahan sa bush. Sabi ko siya mauna. Pag ipapapaste ko sa kanya. Nadala na kasi ako eh. Lalo pag ganitong ano, ganitong scenario na kayo yung inaasahan para manalo. Next lord, i-contest ko na. Susugal ko na yung next lord. Kasi, yung pera ko, ako na nga pinakamalaking pera buong game. Kung makikita nyo. Ako na nga rin pinakamalaking level. Kailangan lang talaga mag-ingat pag kayo yung key factor para manalo. Ayun o. Sila pinapauna ko sa bush bago ko. Mga simpleng galaw na ganyan. Dito, ganitong scenario, alam na namin na nandito sila tas nandito kami. So, di ako naalalim dun. Yan, out na agad. Layo pa ng ikot ko eh, no? Talagang play safe ako eh. Naantay namin kumombo yung Gushion. Tapos bumuo na ako na itong ano. Tawag dito, Magic Blade. Pang Rose Gold para di naboburst agad ng Gushion. Nag-aantayin lang kami sa Lord dito eh. Try natin pass forward para di maboring yung mga nanonood. Ayan, pinapapaste check ko sa Grak. Okay. Dito, sunod na sa Grak. Okay, eto na. Ayan na, yan na yung call namin na go na. Pag wala na yung Gushion. Pero mali ko nga yun. Kasi hindi pala na-paste check to eh. Buti nga, hindi ako na-burst ng Gushion. Okay, ubus na to. Ayan, tapos lord na lang. Tapos forward natin onte. Lord, sabay clean up ng ano, resources. Dito, ang shot call ko dito, ano, pag may lord, dapat wala nang mamamatay. Para masulit namin yung lord. Tapos magamit na maayos. Dito mali lang, ayun o. Pwede na sana bigyan, nagkamali pa yung Grak. Pero okay lang ulit yun. Hanap na lang ulit ng ibang pwedeng gawin. Ayun, kumombo na ulit yung Gushion. Patay na naman ulit yan. Tapos isa-isa lang. Okay. Lang, basta nami-minimize nyo yung debt nyo, madaling magbuhat ng laro. Tapos alam nyo kung paano mag-trade. Yung decision making ko, yung sa bush. Yun lang, pakita ko lang sa inyo yung ano, battle result. Tapos try na natin i-upload yung ibang role next time. Lalo yung gold. Daming nag-request ng gold eh.